Yo, what's up mga ka-review? This is Kensaki TV. Itong video vlog, raw vlog na to is episode 2 natin dito sa shop. Bantay na naman tayo, waiting for a customer. And sobrang mga sa labas, no? So, yun, pagdating na ako mga ka-review, may masamang nangyari dito malapit sa shop. May nasunugan po ng mga ka-review. Sad to say, napakalaki talaga ng nawala doon sa mga sa isang parang isang store siya na may mga ay parang isang tawag dito parang baratilyo ang style mga ka-review. So ang daming naapektuhan sa sunog na yon, and nagpapasalamat kami at naagapan naman, naapula naman agad ng mga bumbero ng mga ka-review. So bago tayo magtuloy-tuloy, pasok muna natin yung intro. So ayan mga ka-review, meron tayo na-review na gawa ngayon. Ito yung Huawei Nova 3i, no? Ang problem nito is FRP. So itatry natin siya i-fix. FRP, password, and syempre nagpalit din tayo ng LCD. Hindi ko siya nakuhanan kasi kahapon ko pa ito ginawa, mga ka-review. So ibinalik lang to ngayon, gawa ng hindi niya na maalala yung password. So na-reset ko na yung password. So mamaya papakita ko na lang kung paano gawin yung password ng mga ka-review. Ayan, tuloy-tuloy tayo mga ka-review, no? Musta ba dyan sa inyo? Makapagin ba dyan sa inyo mga ka-review? So ayun, isa pa pala sa magiging na sa mukhang magandang balita, no, mga ka-review. Kung mapapansin nyo, mukhang sana magkatotoo yung mga di sana fake news yun, yung mga nababasa ko sa Facebook, no, na malilip na itong paghihigpit sa pandemya, mga ka-review. Sex, kung gusto ko na talagang umala at mag-vlog, no, mga ka-review, para meron tayong may upload. So, ang the best na at ako nga pala, no, mga ka-review, alala ko lang, no, galingin natin laging magpatay, no, lahat ng mga kung kayo may business na inuubahan, ugaliin laging magpatay ng mga kung ano-ano man yung mga nakapagsak or kung ano man yung mga dapat na patayin bago kayo umalis ng pwesto nyo. Kasi ang hirap kasi pagka ito na siya mga ka-review. So set up natin, check natin kung meron siya FRP na, no, mga ka-review. Kasi nireset ko ito kanina. Pakita ko sa inyo. Ayan. Dapat kasi may skip natin yan. So ayan, makikita nyo. Ibig sabihin, naka-risk yung security niya. Ibig sabihin, may... Ang hirap talaga pag nauulan na nagkakaubo ulit. Kaya kayo, ingat kayo sa pagpapaulan mga ka-review or ambon. Kayo na ambonan, iligo nyo and minum kayo ng tubig agad. Naambonan kasi ako kagabi, gawa nun sa sunog. So, yun. Ito ang mangyayari. Aalisin natin yung account nito, no, mga ka-review. And tatry natin muna dun sa basic. Tignan natin siya kung meron siyang safe shutdown.
wala kang safe shot daw na ka-review, matik yan, mag-ano tayo, magpa-plus tayo. Tawag din sa ginawa ko, mga ka-review, is recovery. Recovery mode, hold mo lang tong upgrade pala yung napindot ko. Sorry. Upgrade mode pala yon, yung volume up, volume down power. So, ang gagawin natin is wala talaga. Dito papasok yung gagawin natin na downgrade na, mga ka-review. So, check natin muna sa ating aparato na meron tayong file. So, ang gagamitin nating gadget dito is malulobat pa ako. Tuloy ko mamaya, mga ka-review, charge muna ako. So, yun mga ka-review, ito yung continuation ng ating raw vlog. So, gagawin na natin tong Nova 3i Problem FRP. So, wala tayong ibang gagawin kundi syempre check muna natin yung info niya kung ano yung pinaka-exact firmware na gagamitin. So, ayan. Ito yung exact firmware niya. NELX2 9.1.3 C636. Tapos, yung pinaka-preload firmware niya is NEL22 preload 9.0.1.1. So, try natin siyang i-flush sa custom, no? Check muna natin dito. Huawei software dito up. Tingnan natin kung ano. Check ko lang, mama, kung may laman. UTP 15 number 4 09 7 7 0 0 1.
Kape na mano rin tayo ng mga ka-review. Kape na mano load 15. So, dahil andito na siya ng mga ka-review, so ang gagamitin natin, tinignan ko lang yung info niya dito. So, ang gagamitin natin dito is yung, ito na nga lang muna. Octopus tayo. Octopus. So gagawin natin yan mga ka-review, ilo-load lang natin yung EP na yan, APP, para mag-update siya at mag-factory reset mo. Pwede naman sa Octopus, any dongle na supported siya, dito sa gagawin natin yung procedure is pwede mong gawin na mga ka-review. Dahil basta supported siya dun na gawin. Ang tawag namin dito is downgrade o upgrade firmware para mabypass mo siya. Yan lang yung possible na pwede nating magawa sa kanya. Ito na, ito yung Octopus dongle. So kung makikita nyo, ayun yung sinakta ko na yun. Ayan, sa likod na yan, yung may ilaw na pula. Yan yung Octopus dongle na ating gagamitin. So ito siya. Ito mga ka-review. Ayan. Then select natin yung Huawei. Roblog to Roblog. Kasi so click natin reset FRP upgrade mode. So nangyayari dito ayaw, so lipat tayo dun sa ating mga ka-review. Isa ayaw. Gagamitin natin EFT Pro dongle, isa sa pinaka use na no. Thank you.
select lang natin tong tanya natin. So, select natin. Ang ingay ni ate, grabe. High blood na naman. Select natin yung Huawei. Magaliin po natin lagi. Passport. Read in po muna tayo para makasigurado tayo. And then, plus. Balik tayo sa plus. Pag na-info nyo na, then load nyo itong ating start nyo lang. Inaantay natin yan. Laro muna ta. Ayaw. Ayan na. Nagtuloy na. Nag-replush na. Piyesa kasi yan, tayo kung walang piyesa. Maantay nyo naman po. Kailan po ah? Naposing ka nante. Ha? 500 po. Hindi lang po ako ng ulan. Para pagbalik mo na lang. Sige po. Medyo maano pa naman to. Tayo naposing ka lang to isa. LCD po. Mataas po LCD nito tayo, nasa 3.5. Sige po. Bakit? Huwag na, hindi na kung ignore mo na yan. Nag-text din sa akin. Nag-text sa'yo? Ignore mo yan. Yeah,
tapos na. Norma yan. Pwede ka naman hindi magpusot kung gusto yun. Hello, kung hindi nang pwede po magsalamat po. Ano na? Kung may na-planes kayo po sila nung nakausap tayo para kung gusto po nila at least may schedule na. Pero na, pwede nang po hindi po magsalamat po. Ayun. Kailangan yan. Dagdag lang sa isipin ko yung pinayotap niya. Kanyang flashing. Hintay na lang natin mag-restart. Thank you.
Yes. Yes ba? Ano ang sira? Ano ang sira nun? Video card ko pagka ganun. Video card? Opo. Tapos may naman kung madadala nyo para ma-check natin. Baka po ako nag-i-estimate na pag nag-check na yun. Mayroon po kasi magbigay ng bahay ng information sa repair kung hindi natin nakikita yun. Actually, kuya, dalawang CPU yun kasi pinagawa namin dalawang school na budol kami. Paano na budol kayo, ma'am? Nagamit ko naman po pala eh, di warranty lang po yun, hindi po budol yun. Magkano po ba sumunod po, ma'am? Depende po kasi yun, ma'am, kung ano yung... Wala po siya, hindi ko naman nasa bahay ko magiginawa. Paano wala po? Depende na po yun, ma'am. Kaya nga po, kailangan po kasi natin ma-check muna ma'am yung unit bago natin presyohan. Kasi kung ganun po kasi siya, marami po kasing source nun eh. Pwedeng makuha lang sa labor, pero hindi naman gano'ng kalaki ng ano. Ganun po pa ba yung monitor? Hindi na po. Hindi na po. Hindi po ba siya, no? Pwede talaga lang sa ano, sa sidecar? Hindi lang yun. Basta po nakapatong sa may hawak. May hawak. Dito lang po kayo ngayon? Opo, dito lang po. Dito. Subscribe na kayo. Click nyo na rin yung notification bell.
every repair meron yung procedure, mga ka-review. Hindi kayo mawawala ng kaalaman. Din pala yung charging pin nyo. Iba po yun, ma'am. Ibang pyesa yun eh. Kailangan yung tote universal. Yun. 500 po yan te. Iba po yung pricing. Opo. Na. Hindi ako nagtatanggal te. Masusunog lang din yun. Palit talaga ako. Bago. Diba ako mamaya ilang araw babalik kayo dito, sabihin nyo mapamahal pa nga kayo dun, dalawang labor gagawin dun yun, tatanggalin sa kabila eh, tapos ililipat dito. Thank you.
Din pala to te, nakalogo lang din. Hindi na namamatay-matay pero nakalogo lang. Kailangan pa program niyan te, kailangan mapagawa niyo yung USB. Bili na nga lang kayo ng bago te. Ang repair naman te, hindi naman isang components lang. Kung marami yung sira, marami talaga yung singil. Katulad yan, sira yung USB mo. Sira yung power source mo. Sira din yung program. O tatlong sira, hindi. Yun nga na mga ka-review, ito yung continuation. Kasi kanina may ginawa tayong ibang unit. And suddenly, hindi pinatuloy ni ma'am. Kasi napag-alaman natin na hindi niya naman pala sinabi na sira din yung USB, sira din yung program. So, ginawa natin yung abot sa abot ng ating makakaya. Pero hindi naman po lahat ililibre ang ibang sira dahil may mga pyesa rin tayong magagamit. So, tutuloy na natin to. So, na-downgrade na natin siya. So, ang gagawin natin dito is recovery natin yung unit. Recovery natin yung volume up at power button. Hintayin natin mag-recovery. So, ito yung continuation na kanina ng mga ka-review. Thank you.
ilagay natin sa passport muli, no? Mga ka-review. Dahil ayaw niya, nagyan tayo na... Ano po yun? Anong problem niyan, pe? Pagdatan pa yan. Ganyan po. Aabutin po niyo sa inang ano, 1.5. Sige po. Wala pa rin. So, makikita nyo dito may emergency backup, mga ka-review. So, kung doon emergency backup, continue. Mga ka-review, ang gagawin muna natin dito is factory reset natin, type natin yung yes, then wipe, ayun natin siya ulit tapos so may kita natin mga ka-review, talagang lock din. So kailangan natin na alis para magamit ulit yung cellphone. Thank you.
yan mga ka-review, after natin ma-factor reset, may lalabas po dyan na safe mode sa baba. Click lang natin. Every time ni may gagawin tayo, lagi tayo mag-record. Yan lang po yung gagawin natin ngayon. No? Rob vlog sa shop, araw-araw, episode by episode. Mas maganda yon, araw-araw tayo may upload para lari naman tayong ginagawa. Tambay lang. Edit na lang tayo na mag-edit. Ayan po. Yata ng baterya. May 6.1 na naman, 6 gigram pala. No, yata. Sana 6 gigram. Sana 6 gigram, no. Para masaya. Pangit lang kasi yung camera minsan ng Huawei. Review. So nakapasok na tayo. Kita nyo, naka-safe mode na yung phone. Ayan, makikita nyo sa baba. Ayan, safe mode. And then punta tayo sa settings. And then after settings, system, about. And then click natin yung build number hanggang sa bumukas yung developer, then back. Punta tayo sa system ulit, developer option, then USB debugging,
siya mabukas. Punta tayo. After nun, mga ka-review, punta tayo sa system. Then, reset. Reset phone. You will erase your account of data music. Reset all. Hintayin na pa. Sir, mas mainam po siguro sir kung ma-check natin yung unit. Pre-check up naman po tayo sir, pre-check up tayo. Apo. Sige po. God bless him po. Di ka pa natutulog, ma? Tulog ka na. Natawag ka kanina eh. Bakit po?
Ala, hindi nag-success. So ayan mga ka-review, tuloy-tuloy. Kita nyo naman. So, no thanks muna tayo. Later on. Then update manually. So ayan po, okay na tayo. Meron na tayong nagawang MOBA 3i today. So ayan mga ka-review, yan po yung first repair natin ngayong araw na ito, MOBA 3i FRP. So pagkatabi-tabihin ko na lang mamaya para lalo nyo pong maintindihan mga ka-review. So, mamaya ulit balik tayo kapag may repair tayo.